si Cinderella kung hindi ko to pagdadaanan. Gakas! Hindi ko po sinasadya. Ngayon, alam ko na kung gaano kalaki ang kasalanang nagawa ko sa kanya. Naalala kita kung nakita ko siya. Sino siya? Yung babae sa panaginip ko, Grazilda. Yung may-aring ng sapatos. Natagpuan mo na siya? Oo. Oh. Parang masaya si Eric. Marahil dahil sa babae na yun. I'm bored. E di maglaro. Gusto mong ihatid sa yung sapatos mo, ha? Okay, tomorrow. I'll text you na lang the place and time. I'll bring my cousin with me. You can bring a friend too. Kailangan kong hamakin ang lahat. Kailangan hindi ako sumuko dahil katulad ni Cinderella. Kailangan ko muna maghirap para makamtan ang pag-ibig ng aking Prince Charming. Pa! Ay, hindi ako ang gusto mo makausap. Ay, nako, sorry ka. Ang kausap mo ngayon ay ang diyosa ng kagandahan. Check. Ang tunay mong pag-ibig. Siguro duwin mong tunay yan, no? Eric? 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 Si Grazilda ito! Eric! Eric? Day off ka naman bukas, oh. Labas tayo. Lalabas tayo? Tayong dalawa lang. Saan tayo tutungo? Basta surprise ako na yun sa'yo, ha? Sigurado ko matutuwa ka para sa akin. Totoo? Sige, sige, paghahandaan ko yan. Nice ko maging masaya ka bukas. Oh, basta sige, paalam ka na sa amo mo. Okay, sige, kita tayo. Bye-bye. Paalam. Yeah. Paalam! Eric, paalam! Eric! Paalam! Paalam! Eric! Iniimbitahan ko ni Eric. Marahil ay pupunta kami sa isang piging. At may sorpresa daw siya sa akin. Marahil ay magtatapat na siya ng kanyang salupin. Ah, hindi na ako makapag-antay. Nais ko sumikat ang araw nang masilayan ko siya. At... Ayun. Hindi ba kayo masaya para sa akin? Lalabas kami ni Eric. May date. May date sa jowa niya. Sanachi, di ka pes na mate pag makipag-date. Wait mo no spumor, Machi. May outfit-outfitan ka na ba? Baka mamaya shepherd-shepherd lang yan. Ang sabi niya, baka naman daw mukha kang katulog kapag nakipag-date ka. May isusuot ka na ba daw sa date mo? Dapat hindi yung basta-basta isusuot mo, hindi shepherd-shepherd. Oo nga, no. Kailangan ko na magandang damit. Kailangan magmukha akong maganda sa paningin ng aking Prince Charming. Kung nandito lamang sana si Fairy Godmother. Fairy Godmother? Kailangan magmukha akong prinsesa. Ngunit paano? Sandy. Salamat. May kailangan ka, Grazilda? Nais ko sanang magpaalam, Sir Andy. Bakit? Aalis ka na dito? Hindi ho. Hindi ho yun ang ibig kong sabihin. Nais ko sanang lumabas upang dalawin ang mga kumukup sa amin ni Jigjig. Teka muna. Paano kung mawawala ka na naman? Magpapasama po ako kay Weng at kay Manang Celia kung pahihintulutan niyo ako, Sir Andy. Ano ang aking susuot? Wala naman akong magagandang baro. Ate, wala rin tayong pambiling damit. Wait kang mag-alala, Grazilda. Isang kembot lang ng walis tambu ko. Ikaw ang magiging beauty queen. Chu! Mali ka ng turo. Nandito ako. Kagandang kasuotan. Uy, bakla. Ingatan mo yan kasi yan ang suot ko nung manalo akong Miss Game 2009. Saan naman? Sa mutsa ng bakla ko rimaw. Che, umigil ka nga. Maganda pa, ayusan na natin ito si Grazilda at magmukha naman siyang tao. Pa! Hindi niyo na ako kailangan turuan. Marunong akong sumayaw. Chichik! Chu!
Diyos ko, Grazilda! Ano ka ba naman? Thunder sa thunder, tigil mo nga yan! Oo, hindi ganyan! Ano ka nga ba? Ito ang modern, ito yung makabago sa'yo. Ganyan! Ganyan, oo! Oh. Kailangan ko ba itong gawin? Paano? Splash! Tuturuan kita maglaga. Watch! Ang bago ngayon, reverse. Ganun kasi yun nila. Parang hindi yan gusto. Ganito dapat. Ah! Okay, mas okay eh. Ano ba ang una? Left ba o right o sabay? Ganito. Sakit ba? Piki niya kasi. Sandali lamang. Ay, pasensya ka na, Iha. Wala tayong karuwahe. Hindi yun. Kinakabahan lamang ako. Paano kung may iba pang higit na mas maganda sa akin? Baka magbago ang isip niya. Katulad na nangyari sa... Ay, naku. Ining. Maganda ka na, no? Grazilda naman. Okay na yan. Maganda ka na. Korak, tumpak. Ano ka ba naman? Maganda ka na. Kaya lang, medyo idiretso mo yung dilema pa nagsasalita. Kasi baka isipin na nagmumulto si Maria Clara. Talaga? Kakita-kita ng aking ganda? Pa! Paano kung hinawakan niya ang aking kamay? Paano kung... Paano kung ano? Paano kung hagan niya aking mga labi? Ay, Diyos ko, problema ba yon? Ganito lang ang gagawin mo. Ano ba yon? Manang Celia, humarap ka nga sa akin. Oh. Kunwari ito ang jowa mo, igaganyan mo ang kanyang mga pisngi. Lapit mo ang kanyang mga labi sa labi mo, tapos sisibasipin mo! Ay! Ano ba? Sige, subukan mo! Subukan mong kantiin ang mga virgin kong bunganga humanda ka sa akin, ha? Ano ka? Ay, naku! Teka nga! Ay, mabuti pa! Maganda ka na, Ining! Okay ka na, ha? Mabuti pa! Babalik na ako sa mansyon, ha? At baka hanapin ako ng mga bruha! Alam mo naman! Uy, bahala ka na dyan, ha? Uh-uh. Sige, ha? Okay, ha? Salamat, Aling Sally! Balik ka na! Cindy? What the hell are you doing here? Ha? Huwag kakilala kayo? Oo! Maid namin siya. At ikaw, bakit mo siya kilala? Dahil ang katotohanan na isang mabuting kaibigan ko si Eric. Oo! Sa amin sila tumira ni Jigjig noon nung mawala sila sa inyo. Bumalik ka na nga sa bahay where you belong. Tunet, umalis na nga tayo dito. Teka! Cindy! Teka! Huwag ka muna umalis! Cindy! Eric! Siya ay nagpaalam na, kaya bakit mo pa siya kailangan sundan? Dahil sa kanya itong sapatos na ito, Grazilda. Si Cindy ang sinasabi ko sa'yo nakaiwan nito. Ano? Why are we leaving Eric? Akala ko ba sabi mo, payad ka maging kafling yun, ha? Hello! Hindi mo ba narinig? Isa siyang fireman, tas kaibigan niya pa ang isang maid. Eo, umalis na nga tayo dito bago pa tayo mahawa sa makachipan ng mga tao. Kay Cindy yung sapatos na yan? Ang ibig mo bang ipagkahulugan eh? Oo, sa yung babaeng humalik sa akin, Grazilda. Yung babaeng matagal ko lang hinahanap, yung babae sa panaginip ko. Ngunit ang buong akala ko eh, kaya mo ako pinapunta dito upang... Para ipakilala sa'yo si Cindy. Para sabihin ko sa'yo na nahanap ko siya. Hindi ko naman ini-expect na magkakilala pala kayo at sa kanya ka nagtrabaho dati. Yung tuloy, parang naasiwa pa sila sa atin kaya tayo iniwan.
isip naman, oh. Ay, nako, yun naman pala eh. Akala ko naman kaya siya pumunta dito eh, para magtapat ng love niya sa'yo, yun ang sabi mo. Eh, wait naman pala eh. Ilusyonada ka. Ano ba naman uri ng pagkain ito? At bakit napakabaho? Magpasalamat pa nga kayo na pinapakain pa kayo. Natalia, anak, andito na ang ating pagkain. Anak? Panginoon, napakainit ng iyong katawan. May karamdaman ka, Natalia. Kawal! Kawal! Tulungan mo kami! Ipatawag mo ang manggagawat ng palasyo! Napakataas ng lagdag ng aking anak! Anong pakialam namin sa nararamdaman ng anak mo? Mabuti pang mamatay na kayo para wala na kayong binabantayan dito. Hindi. Hindi maaaring mamatay siya, Natalia. Diyos ko! Grazilda! Grazilda, nasan ka, anak? Bakit mo kami iniwan ang kapatid mo, Grazilda? Umalik ka na sa amin, Grazilda! Ay, tara na. Muwi na tayo. Tapos na ako mag-pictorial. Bonggang-bongga, masasabon tayo ng mga amo natin. Tara na. Hindi ko yata kakayanin maglakbay pabalik sa ating tahanan, Wayne. Lalo pat ngayon na kay bigat-bigat ng aking puso. Ay! Kalerki ang drama mo, te! Napakapait at napakasakit ng mga katagang binig ka sa akin ni Eric kanina. Hindi ko akalain si Cindy pa lang matagal na nang nagugustuhan. Kahit nga ako na jola, akalain mo yon. Sariling amo pa natin ang makakaribal mo sa gwapong kaibigan mo. Ngunit hindi yun nararapat, Weng. Lalo pat ngayon na malinaw sa akin na si Eric ang aking tunay na Prince Charming. Sa kanya ko lang narinig ang matamis na tugtugin nung hinalikan niya ako noon. Ay, nakote, tumigil ka na nga. Tigilan mo na yan. Tanggapin mo sa sarili mo na hindi ikaw ang bet ni Eric. Kaya kung ako sa'yo, tigil mo na yung pag-emote mo. Forgetting mo na yon. Erase, erase, erase! Hindi. Hindi ko maaaring makalimutan ang aking nararamdaman. Kailangan ipaglaban ko si Eric. Lalo pat sa kanyang pag-ibig na kasalalay ang aking pagbabalik sa Fantasia. Siya lamang ang tanging paraan para makalis ako sa napakagulong mundong ito. Siya lamang ang susi upang makita ko muli ang aking ina at kapatid. Kaya hindi ko hayaang umibig siya sa iba. Isinusumpa ko. Gagawin ko ang lahat ng paraan para umibig sa akin si Eric. Nandito sa sulat na ito, ang mga demands ng union ng mga nagwewelga. You can read through it para madesisyon na natin kung anong pwede nating ibigay sa kanila. This is your copy, sir. This copy, ma'am. Sir, this is your copy. Healthcare insurance, salary increase, security of tenure of the employees through the regularization method. Hindi naman masama itong mga hinihingi ng mga empleyado natin eh. Siguro, bigyan na natin ito para matigil na ang gulo sa factory. Alam mo, Lo, kapag pinagibigyan mo sila, isipin nila madali na tayong takutin. So kapag meron silang hingin ulit next time, idadaan naman sa welga. That's right. My son has a point, Uncle. Hindi dapat tayo nagpapaharas sa mga nagwuwelgang ko, yung mga workers na yan. Ano ang pinopropose nyo na solusyon para matigil na itong gulo sa factory? Tanggalin nyo lahat ng mga nagwuwelga. Total mga contractor workers lang naman yung mga yan eh. Wag, let's not do that. Lalo magkakagulo yan na iho. Bakit, Uncle? Hindi pa malaking gulo yung mga pinagagawa ng mga nag-uwelga na yan? We're losing so much money! Wag niyo silang pigilin sa ginagawa nila. I'm making the decision on my own. The meeting is adjourned.
alam bakit pumapayag yan si Uncle magpabuli dyan sa mga welgista na yan. Kakainis! Huwag ka mag-alala, ma. Just give me a day or two. Tapos sa mga problema natin. Maglalawa mga nag-uwelga na. Bakit ba napakailap mo, ha? Cindy, hindi mo ba alam na ako ang destiny mo? Hindi mo dapat ako pinapaasa ng ganito. Grazilda, malalim na ang gabi. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Nasasabik na ako makita si Prince Charming na. Sana ilang gabi ang pagtitipon upang makita ko na siya. Huwag kang mag-alala. Dahil bukas ng gabi, magtatagpo kayo muli. At sa pagkakataon yun, kailangan mapaibig mo agad siya. Ngunit paano ko siya mapapaibig? Ano ang aking gagawin? Sa sandaling isinayaw ka na niya, titigan mo siya sa kanyang mga mata. At sabihin mo ang nilalaman ng iyong puso. Sabihin mo na siya lamang ang nag-iisang lalaki sa buhay mo. At pagkatapos... Pagkatapos ano? Halikan mo siya, anak. At kapag ginawa mo yun, nakatitiyak ako, iibig siya sa'yo. At hindi ka na niya makakawalan pa. Opo, ina. Susunod ko kayo upang maging asawa ko si Prince Charming. Huwag kang mag-alala, ina. Naagaw man ni Cinderella sa akin si Prince Charming, ngunit hindi si Eric. Hindi ako papayag na may iba pang makaagaw sa akin sa kanya. Kailangan ibigin na rin ako nang sa gayon ay makabalik na ako sa inyo ng aking kapatid. Eric! Grazilda, anong ginagawa mo dito? Bakit mo ako sinundan? Dahil mali ang akala mo. Hindi si Cindy ang tunay na laman ng iyong puso. Kundi ako. Well, you know how much I worry about you when you're out of town on business trips. Well, hurry up and come on home. We miss you so much already. Promise? Okay, Andy. Bye, love. Hi! Hi, Rita. What's wrong? Mom, nakita ko ba naman si Grazilda nasa labas? Gumagala lang. What? Celia! What? Paano nakalabas si Grazilda nang hindi ko nalalaman? Kasi po, ma'am, ano? Baka pinapalabas kasi nila, Mom. Ay nako, abusado talaga yung Grazilda yun. Kasi naman si Dad, tinotolerate niya yung Grazilda yan, kaya hindi niya ginagawa yung trabaho niya dito sa bahay. Well, tignan lang natin. Ipamumukha ko kay Grazilda kung sino talagang ama niya. Ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Ano ba nangyayari? Tinutuwa pa ka na naman eh! Gusto ko lamang patunayan sa'yo na maaari rin tumibok ang puso mo para sa akin. At bakit naman titibok ang puso ko para sa'yo, ha? Sa totoo nga, nakakairita yung ginawa mo eh! Eric? Grazilda, hindi ako pwedeng ma-inlove sa'yo dahil ibang babae ang gusto ko. Si Cindy yun. Siya ang gusto ko at hindi ikaw. Kaya sorry. Sorry dahil hindi kita pwedeng patulan. Dahil bilang isang kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo. Saan kaya yung babaeng yun? Saan kaya siya nagpunta? Ay! Uy, Grazilda! Saan si Kagumora? Kaya lurky ka, ha? Anong drama to? Cry lalo! Nabigo akong paibigin si Eric Wayne. Hindi na tinanggap ang aking pagsuyo. Kaya ninimdim ang aking puso dahil alam kong wala na akong pag-asang bumalik sa Fantasia. Ano pinagsasabi mo? Ano Fantasia? Kalurky ka, ha? Buong akala ko ay sa sandaling halikan ko siya. Iibigin niya na ako. Umasa ko, Wayne. Umasa kong iibigin niya ako. At ang pag-ibig na yun ang magiging daan upang makabalik ako ng Fantasia at makita ko muli ang aking ina at kapatid. Ngunit napigo ako. In short, pinastid ka.
Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang ang totohanan na hindi ka niya bet. Kung ako sa'yo, halika na. Umuwi na tayo sa Balur. Kasi sigurado, feel na feel ko na sinumbong na tayo ni Ma'am Cindy kay Ma'am Beron. Halika na. Halika na. Balur, Balur na tayo. Halika na. Dito. Ikaw. Ikaw, mas halika na nito. Hindi ka ma-jo-join sa Balur. Halika na. Uy! Bakit na napapansin malungkot, Cinderella? Hindi ba dapat maging masaya ka? Dahil mag-isawa na tayo? Gustuhin ko maging masaya, pero hindi ko kaya. Lalo na at alam ko na nahihirapan sa kulungan ang aking madrasta at si Anatalia. Tama lang na maranasan nila ito. Bilang kabayaran sa lahat ng kalupitan nila sa'yo. Kahit naging malupit sila sa akin, inaalala ko pa rin sila. Lalo na alam kong mahal sila ng aking namayapang ama. Kaya hindi ko magawang tiisin sila. Napakabuti mo, Cinderella. Napakapalad ko. Hindi ako nagkamali sa pagpili ng aking magiging asawa. Dahil dito, pagbibigyan kita, papalayaan ko sina Anatalia at Matilda. Ngunit sa isang pasubali. Pasubali? Anong pasubali, mahal ko? Si Ma'am Beron. Sinabi naman sa'yo, Grazilda, na isumbong na sigurado tayo ni Ma'am Cindy. Oo, Ate Grazilda. Nagsumbong na nga yan sa mami niya. At hindi ka muna pwedeng magpakita kay Ma'am Beron. Kung hindi, patay ka doon. Ngunit anong gagawin ko? Umalis ka muna. Sige na, kailangan hindi ka makita ni Ma'am Beron dito. Magtago ka muna. Tumakas ka na. Sige na. Sige na. Magtakas ka na. Sige na. Sige naman kasi. Ay! Saan ka pupunta? Aalis ka? Hindi ka pwedeng umalis. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Hindi ka na nakontento sa pagbubulakbol mo kanina. Lalayasan mo na naman ako. Hindi pwede. Paumanhin po kung hindi ako nakapagpaalam kanina. Hindi na humuulit. Tigilan mo nga ako, gaga ka. Ang dapat sa'yo, turuan ng leksyon. Para magtanda ka. Halik, paluluhuri kita sa asin! Aray! Bitiwan mo ako! Sumusobra ka na! Hindi mo ako maaaring paluhurin, kaya bitiwan mo ako! You insolent bitch! Lumalaban ka na, ha? Gusto bang palayasin kita dito? Hindi ho. Paumanhin. Nabigla lamang po ako. Nabigla! Ang sabihin mo, maldita ka talaga.
Porkit mabait sa'yo ang asawa ko, lumalaki na yung ulo mo. Pwes, paliliitin natin yan dahil pakakainin kita ng lupang pinagalingan mo. Sige! Kalahin mo yan! Kailangan sa'yo magtanda ka! Nang hindi mo makalimutan kung anong dumi ang pinagalingan mo! Magtita ka! Kainin mo! Eat it! Pag umibig si Grazilda ng tapat at ibigin din siya ng wagas ng lalaking nagugustuhan niya, yun ang paraan. Binibigyan mo ako ng mga bulaklak. Pag nagawa niya yun, makakabalik na siya dito sa Fantasia at makakasama na niya ang kanyang ina at kapatid. Salamat! Oh, teka, huwag mong hawakan to! Hindi kaya ikaw ang dinala ko dito. Sino? Please, huwag na lang ako ang ligawan mo. Iba na lang. May pag-asa pa ba na magustuhan ako ni Eric? Wala. Kaya kung ako sa'yo, itigal mo ni kaka-emot mo. Malis na tayo dito, Ate Grazilda. Hindi natin maaaring gawin yun, Chik-Chik. Lalo pat alam mo na nandito ang kasangkapan upang makita ko ang ina at kapatid sa Fantasia. Nanakawin natin yung snow globe, tapos sisibat na tayo sa bahay na to. Nanakawin? Wala nang laman ang bawal, Chik-Chik. Wala nang mahiwagang bola.